Kapag nalaman ni Walter na nagpupuyat ako ngayon at umiinom, sigurado papatayin ako noon. Ani ni Milan na medyo tipsy pa. Matapos ang play, inakipagkita agad siya kay Gale. 11 ng gabi ang end ng shift nito sa Unite. Ikaw naman kasi, alam mo may performance ka at bawal sa iyo magpuyat at uminom. Pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka ba natatakot na baka mawalan ka ng boses bukas? Pag-aalala ni Gale, nagtungo silang dalawa sa bago na ngayon tambayan ni Gale na bar sa Makati. Hindi mangyayari yun. Matatagtong lalamunan ko, no? Pagmamalaki niya. Kailangan ko lang talagang uminom ngayon. Ang sakit-sakit pa rin kasi Gale eh. Noong makita ko si Nathaniel kanina at malaman kong engaged na sila ni Elaine. Paharamdam ko parang kahapon pa lang kami naghiwalay. Girl, isang linggo na lang, ikakasal na sila. Turuan mo na yung sarili mo nakalimutan siya. Payo nito. Yun naman ang ginagawa ko magmula na maghiwalay kami. Kung saan-saan ako nagpunta, kung sino-sino na nakilala ko, pero siya pa rin ang laman ng puso ko. Kung sa bagay, kung ako rin naman ang nasa posisyon mo at nagkaroon kami ng relasyon ni Mr. President, kahit sobra pa niya akong sinaktan, malamang mahihirapan na rin ako mag-move on. Alam niya na kahit uminom pa siya ng balde-balde, eh hindi pa rin mapapawi ang kanyang nadarama para kay Nathaniel. Lord, help me please. Help me forget him. Stage actress na si Milan? Di makapaniwalang ulit ni Troy matapos manggitin ni Nathaniel ang tungkol sa unexpected nilang pagkikita ng dating nobya. It was lunchtime at nakatambay ito sa opisina niya. Nagpo-order na lang sila ng pagkain. She is. Sagot ni Nathaniel habang binubuksan ang plastic containers na pinaglalagyan ng sushi. Kung sa bagay, hanip naman kasi talaga ang boses nun eh. Aninto. So, what did you say na magkita kayo? Nothing. Kibit-balikat na sagot ni Nathaniel, trying his best to act as if it didn't matter either way. Wala kaming chance magkausap at kahit meron pa, I don't think there's anything to say. Subalit kilalang kilala siya ni Troy. Hay naku pare, affected ka pa rin sa kanya hanggang ngayon, no? Why should I be? I have a very loving and loyal fiancé who I'll be marrying soon. Bakit ako maapektuhan pa sa babaeng yun? Sa defensive na sagot na iyon, ay lalo lamang nitong napatunayan ang hinalaan sa kanya na feelings para kay Milan. Pero hindi na ito nagpilit. If you say so. Matagal pa ba kayo, Gale? Tanong ni Milan nang tawagan ng best friend sa cellphone. Napag-usapan nila magkakaibigan na magkita-kita pagkatapos ng mga ship ng mga ito ng 6 PM. Subalit magkikin si minutos na siya naghihintay sa labas ng Unite ay wala pa rin si Gale at Enzo. Pasensya na girl, nagpatawag pa kasi ng meeting si TLA. Pero sandali na lang to, wait mo lang kami dyan. Pabulong na sagot ni Gale. Pero balisa si Milan, nangangamba kasi siyang any minute ay biglang sumulpot si Nathaniel. Hindi niya alam ang gagawin pag nagkataon. Sige, maghahanap lang ako ng pepestuhan. Text na lang kita kung saan niyo ako pupuntahan. Pagkatapos sa kanilang usapan, ay nagsimula na siya maglakad at maghanap ng kanilang makakainan. Hanggang sa mapadpad siya sa Restaurante d'Italia, ang lugar kung saan sila una nag-dinner ni Nathaniel. Kahit pa alam niyang maaari lamang magdulot ng torture para sa kanyang pagtuntong sa loob niyon, ay hindi pa rin siya nagpagpigil sa sarili pagpasok. Pumesto siya kung saan mismo sila naupo ni Nathaniel. Wala pa rin nagbabago sa lugar na ito. Katulad ng pagmamahal ko para kay Nathaniel na hindi pa rin nawawala hanggang ngayon. Ang miserable niyang naisip. Binalikan na lamang niya ang gabing iyon ng kanilang pinagsamahan. It was a very memorable dinner. Bahagya nilang nakilala ang isa't isa. Iyon din ang naging simula ng isang magandang pagtitinginan. Kung hindi kaya kami naghiwalay ni Nathaniel noon, kamusta kaya kami ngayon? Nang gabing iyon, after a long tiring day at the office, inakadama na matinding pagkaalam ng sikmura si Nathaniel. Hindi pa siya nakakapananghalian dahil sa dami ng trabahang kailangan asikasuhin. Naghanap siya ng restaurant na makakainan sa tabi ng kanilang building. And he passed by Restaurante d'Italia.
Magbuhat na maghiwalay sila ni Milan 2 years ago ay hindi pa niya nagagawang tumungtong sa lugar na iyon. Nangangamba kasi siyang maaaring magdulot sa kanya na maalala nila roon. Why should I be worried about? Ikakasal na ako few days from now. I have a long move on. Wala na akong dapat ipag-alala pa. Pangungumbinsin niya sa sarili. Binuksan niya ang pinto at pinakaramdaman ng sarili. Inaasahan niyang babalik sa kanya ang alaala ng kanilang unang dinner ng ex-girlfriend niya. Ngunit walang ganun sa nangyari. See? Nothing to be worried about. Mayabang niyang sabi sa sarili. Subalit na lumingon siya at tingnan ang spot kung saan sila pumesta ni Milan, ay biglang huminto ang kanyang paghinga na makitang naroon ang dalaga. Totoo ba ito or are my eyes just deceiving me? Duda niya habang patuloy na nakatitig sa nasabing pwesto. Na magtama ang mga mata nila ni Milan at tsaka niya nakumpirma na totoong nakupo ito roon. For a while, he considered walking away but he thought wala siguro masama kung magharap sila. So, he approached her table. Think of treating her as an old acquaintance. May I? Ani niya. Humihingi ng pahintulot upang maupo. Oh, sure. Please have a seat. Sagot sa kanya ni Milan na mababakasan sa mukha ang pagkasupresa sa kanyang presensya. It's strange how we're always bumping into each other these days. Sabi niya. Hindi maiwasang humanga sa lalo pang gumaganda mukha nito ngayon. Oo nga. Tanging nasabi ng dating nobya. I'm glad itunuloy mo ang pangarap mo na maging stage actress. It's very good decision. Paglikha niya muli ng usapan. Well, I have you to thank for that. Ikaw kasi nagbusa confidence ko noon na ipagpatuloy ang dream ko. Hearing that, hindi maintindihan ni Nathaniel kung bakit bigla siyang may naramdaman tili kurot sa kanyang puso. By the way, congratulations nga pala sa engagement ninyo ni Elaine. You're really perfect for each other. Thanks. Matipid niyang balik, bothered pa rin sa kanyang nararamdaman. By the way, kamusta na nga pala kayo na Anzo? Kami ni Anzo? Well, okay lang naman kami. So, sila nga pa rin hanggang ngayon. Isip niya na hindi maintindihan kung bakit nakakaramdam pa rin siya ng ngit-ngit. Nathaniel, about us. Panimula nito. Yeah, about us. I'm sorry it didn't work out. Pero nakabuti naman sa ating dalawa, diba? We're able to find the right person for us. Yup, you're right. Hindi siya tumanggi. Talagang masaya siya kay Anso na yon. Would you like to order now, sir? Tanong ng waiter na lumapit sa kanila ni Milan. Kung kanina, handa siyang saluhin si Milan. Ngayon ay nagbago na ang isip niya. No, paalis na rin ako. Sagot niya. Tsaka hinarap ang dalaga. It's nice seeing you again. He said. Habang nililisan ang lugar na iyon, ay dun siya nakaramdam ng pagsisisi. Hindi na talaga ako dapat nagpunta pa sa lugar na ito. Anzo? Bakit ganun? Kahit sobrang sinaktan ni Nathaniel, hindi ko pa rin magawang kalimutan siya. Pagbubukas ni Milan na miserable niyang damdamin sa best friend. Dahil may boyfriend na si Gail na nakasama nila nag-dinner kanina, humiwalay na ito ng nobyo matapos silang kumain. May pupuntahan pa kasing birthday party ang dalawa. Niiwan tuloy silang dalawa ni Anzo. Milan, may gusto sana ako ipagtapat sa'yo. Ano ba yun? At mukhang seryosong seryoso ka dyan. Milan, remember that night when I kissed you? Yeah. Why? Actually, before I kissed you, nakita kong parating si Nathaniel. Sinadya kong halikan ka dahil gusto kong masira ang relasyon ninyo. I love you so much sa iyo kung mapunta ka sa kahit na sino man. Pagtatapat ni Anso na matagal nang inililihim. What? How can you do that? For 2 years pa akong tanga sa kakaisip kung bakit ba ako hiniwalayan ni Nathaniel? Ikaw pala may kagagawan? I'm sorry, Milan. Nagawa ko lang naman yon dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Patawarin mo ako, please. Pagmamakaawa nito. Patawarin? Dahil sa'yo, nawala ang lalaking mahal ko. Pagkasabi niyon, ay tinalikuran niya ang best friend at umiyak na lumabas mula sa lugar na iyon.
Pagkatapos ng tagpo sa Restaurante de Italia ay hindi pa rin matahimik ang kalooban ni Nathaniel. He was inside his office at home nang pumasok doon ang kanyang ate Clara. Kanina ko pa napapansin sa dinner na wala kang kibo. May problema ba? Wala ate, trabaho lang. Sagot na lamang niya sa bibitaw ng couch glass sa ibabaw ng desk. Trabaho? O si Milan? Tahasan itong tanong. Eunice told me na napanood niyo raw siya sa isang stage play. Masayang-masaya na siya sa lalaking yun ate. Alam kong hindi dapat ako maapektuhan dahil ikakasal na ako kay Elaine bukas. But I can't help it. Pag-amin na niya ng tunay niyang nararamdaman. Madisiplina akong tao but why I can't order myself na kalimutan siya. Nagawa ko naman yung dati sa ex-fiance ko. But before that, why can't I do it with her? Nilapitan siya ng ate Clara niya sa kinauupuan. She squeezed his shoulder affectionately. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil siya ang tunay nilalaman ng puso mo, Nathaniel. What? How can he do that? Di makapaniwalang bulaslas ni Gail na ang kwento rito ni Milan ang tungkol sa ginawa ni Enzo. In-explain naman sa akin ni Enzo na nagawa niya lamang yun dahil sa pagmamahal niya sa akin. Still, I lost the man I love because of him. Hinayang na nasabi ni Milan habang sila'y nag-uusap sa loob ng isang cafe sa Makati. Si Nathaniel naman, bakit hindi ka man lang kinausap after seeing that? Humingi dapat siya ng paliwanag. Masakit kasi ang pinagdadaanan ni Nathaniel sa dating fiancé niya. While he was in the States, nalaman niyang ipinagpalit siya nito sa ibang lalaki. Maybe he got traumatized kaya na makita niya ako with Enzo. Inassume niya kagad na ipinagpalit ko na rin siya. Anong plano mo ngayon? Are you going to tell him the truth? Gusto ko sana. Kaso mukhang masaya na siya kay Elaine. Ayoko nang guluhin pa ang buhay niya. Saad niya na pilit tinatanggap ang katotohanan ng tuluyan ng mawawala ang kanyang mahal. Hindi bale. Sigurado you'll find the right person for you. But Milan could not raise her hope on that. Sana nga. Sir, you asked for me? Nagtatakang tanong ni Gail nang puntahan nito si Nathaniel sa log area sa tapat ng kanilang opisina. Nasa kalagitnaan na ito ng ship nang biglang i-pull out ng kanilang team leader ang sinabing hinahanap ito ng presidente. Yes, Gail. Do you know where Milan is? Tanong ni Nathaniel na biglang tumayo mula sa sofa at lumapit sa ladaga. Sir, baka nasa Meralco Theater na yon. May performance po kasi siya ngayon eh. Sagot nito. Sige, thank you so much. Pagkasabi niyon, idali-dali siya nagtungo sa elevator para bumaba. Very much eager to take his chance with his true love. Sir, pwede ba kitang makausap? Naglalakad na si Nathaniel patungo sa parking lot na marinig niya ang boses ng lalaki. Paglingon niya ay nakita niya nakatayo sa Enzo sa spot kung saan madalas ito naninigarilyo noon kasama si Milan. Ever since malaman niyang namagitan kina Milan at Enzo ay hindi na siya kinakausap o pinapansin lamang na lalaki. Kahit pa nagkakasalubong sila sa loob ng building. Pero haharapin niya ito ngayon dahil handa na siyang ipaglaban ang babae na pareho nilang mahal. Humarap siya rito. Yes? Tanong niya. His face was very serious. Hindi pa rin mawala sa kanya ang galit sa pag-agaw nito sa kanyang dating nobya. Sir, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Panimula nito. Nathaniel looked at the man directly. Ano yun? Sir, remember that night when you saw me kissing Milan? Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Tiimbagang niyang balik. Sinadya ko pong gawin yun na makita kong parating kayo. Mahal na mahal ko po si Milan. Ayaw ko pong mapunta siya sa iba. Unfortunately, she doesn't feel the same about me. You mean to say, hindi naging kayo ni Milan? Kahit gustuhin ko man po, hindi po mangyayari yon. Best friend lang po talaga ang tingin niya sa akin. Klaro nito na nais nang itama ang malaking pagkakamaling nagawa kay Milan. Tila biglang kinapos ng hinihinga si Nathaniel. Ay, tanga-tanga ko kasi.
Nag-assume ka kagad na hindi mo muna kinausap si Milan. Paninisi niya sa sarili. I'm really sorry, sir. Sa gulong na idulot ko sa maayos ninyo relasyon ni Milan. Nahihiyang sabi ni Enzo. I'm sorry too for taking the girl you love. Pagkasabi niya yun, itinungunan niya ang kanyang kotse. Feeling a lot more confident na makakapiling niya muli mahal. Ready ka na, Milan? Tanong ni Tini bago magsimula ang kanilang performance na gabing iyon. Yup, I'm ready. Tugon niya. Ipinangako niya sa sarili na mula ngayon ay tutuon na lamang niya buong pansin sa pag-perform at tuluyan ang kakalimutan si Nathaniel. At mag-move on na din siya sa buhay. The play went on smoothly. Lahat ng kasamahan ay na-impress sa ibang klaseng performance na kanyang ipinakita. They saw how she poured out the entire heart and soul into the show. Kaya naman na mag-curtain call na ay halos mayanig ang buong Meralco Theater sa tindi ng applause na natanggap niya. Handa na sana siyang samahan muli ang ibang mga cast ng play nang may marinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. It was the voice that made her turn around. Pagtingin niya sa pinanggalingan na yun sa gitna ng aisles, nakita niya si Nathaniel na tumatakbo pa noong stage. Yumuko siya at tinanggap ang pulaklak mula rito. What are you doing here? Hindi ba kasal mo ngayon? How can I get married when I don't have you, my bride? Hindi makapaniwala si Milan sa naririnig. Paano si Elaine? I called her up last night to say that I can't go ahead with the wedding. Ikaw ang gusto kong kasama. Madamdamin nitong sabi. I love you, Milan. Sigurado ka ba? Nang maghiwalay tayo, your friend Enzo told me everything. Na wala talaga na magitan sa inyo. I'm sorry for judging you right away and never give you the chance to explain yourself. It's okay. Ang importante ay maayos na lahat ngayon. I love you too, Nathaniel. Even with the stage as their barrier ay nagawa pa rin halikan ni Nathaniel ang mahal. As they shared the soft and gentle kiss, ay sinalubong sila ng mas malakas pang palakpakan mula sa audience. Sige, we'll continue it later. Pilumbulong ni Nathaniel bago tuloy ang bumalik sa pwesto nito at binigyan siya ng pagkakataong umexit ng maayos sa stage. After a year, ay kisnasal si Milan at Nathaniel. Maluwag na siyang natanggap ng mga kapatid nito. Hindi rin tutulang kanyang ina sa kanilang relasyon. Nabigyan ng parol ang tatay niya at nagsisikap na ito magbagong buhay. Ginanap ang kasal sa Manila Cathedral, dinaluyan na yun ang kaniyang pamilya, kaibigan at mga katrabaho. Inexpect ng lahat, nakakantahin ni Milan ang wedding vows niya, but everyone's surprised it was the groom who expressed his promise of love to Milan through a song. Napaiyak siya na makita sa mga mata ni Nathaniel kung gaano ito katapat sa binibitawang pangako. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. Naway may napulot kayong aral mula sa relasyon ni Milan at Nathaniel. Na ang kailangan ninyo ay pagkatiwalaan ng bawat isa. Pag-usapan ang maliliit na bagay upang hindi na lumaki ang misunderstanding. Hope you will support me for my upcoming stories. Thanks for watching. Keep safe everyone. God bless. Bye!